dito? Tsaka bakit magkasama kayo ni Agnes? Tinakas po namin siya kay Sir Lukas. Tinakas? Sinasaktan po kasi siya na eh. Dahil pupuntahan ko lang yung tao nagre-regression sa akin. Hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nakikilala kung sinong pumatay kina Edgar at Reign. Wala dito si Des. Sila nagpunta. Namili ka, di ba? Panindigan mo kung ano ang dinesisyon mo. Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik pa! Napakawalang hiya mo! Hindi ko na kaya makasama sa'yo sa harimaw na katulad mo! Balikan natin ang nakaraan. Ang nakaraang tinabunan ng iyong takot. Nakita ko na kung ano yung itsura niya. Inalayas po ako ni Nanay. Pwede ka dito sa akin. Kailangan kong pinangarap pang araw na to. Ibig sabihin, yung Reign na yan, yan yung soulmate mo. Kuya, kailangan mo hanapin yung babae na yan para may pagpatuloy yung love story ni Edgar and Reign. Actually, Phoebe, nakakita ko na siya. Saan? Si Des. Mula ngayon. Tutulungan kitang matupad ang lahat ng pangarap mo. Yan ang lalaking pumatay kay Edgar. Kung itong nakikita mo sa visions mo, malamang matanda na to ngayon. May kaibigan ako na gumagawa ng composite picture. Kaya niyang patanda yung tutol. Akala ko ba ayaw mo lang kay Aldrin? I want him back, Joanne. Baka mamaya yung Reign na yun bago kong karibal, di ba? Buti at pinayagan ka pa rin ng mama mo na magtrabaho dito. Naku, friend! Mayaman ka na ngayon! Hindi ko naman iniisip yun. Ang totoo, ayaw na nga niya akong pusulin. Kaya lang, sabi ko, habang hindi pa nagsisimula yung susunod na sim, katrabaho muna. Para kahit papano, meron pa rin akong maibigay kay nanay. Grabe, yung nanay mo pa rin yung iniisip mo. Alam mo, Daday, masaya ako na nakilala ko si Ma'am Agnes. Gusto ko naman talaga siyang makilala. At ngayong magkasama na kami sa isang bahay, mas madali ko naman magagawa eh. Kaya lang, siyempre namimiss ko pa rin si Nanay. Kahit naman hindi siya yung totoong nanay ko, hindi ko naman siya makakalimutan eh. Siya pa rin yung kinalakihan ko. Tsaka, alam mo naman, di ba? Mahal na mahal ko ang nanay ko. Oh, Jason, hindi mo na ako papasok sa bangko. May gagawin lang ako importante. Ikaw na muna ang bahala dyan. Kala nyo, Agnes, malulusutan nyo ako, ah. Hindi kayo makakawala sa akin, Des. Sir Tony. Des, come in. Pinapatawag niyo daw po ako ni Ma'am Nancy. Actually, wala si Nancy rito. Hindi siya may kailangan sa'yo. Hi, Des. JV. Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko, kaya pinunta na kita dito. Sorry na iwan ko kasi yung cellphone ko. Naku, mahabang kwento. Des, bak, hindi ka nalang magdeo. Para mas magkakwentuhan kayong dalawa. Sir, nakakahiya naman. Ay, hindi. Ako nang bahala kay Nancy. Or, ganito na lang. Sabihin natin na trabaho mo ngayon eh, samahan si JB. Okay ba yan? Ano, Des? Tara. Sige na, Des. Sige, magbibihis lang po ako. Sinaswerte nga naman. May chance na naman ang malaman ko sino si Edgar at Reign. Hi, Phoebe! Oh, hi, Ate Celeste. May question lang ako. Kilala mo ba si Reign at Edgar? Kilala mo rin yung tungkol kina Reign at Edgar? Of course! Sinabi na nga sa akin ni Aldrin ang lahat.
So, naiintindihan mo na ngayon si Kuya Aldrin. Naiintindihan mo na kung bakit nakipaghiwalay siya sa'yo. Ano ibig mong sabihin? Dahil kinaring at Edgar. Dahil sa past life ni Kuya Aldrin at Ate Des, eh, soulmate sila. And si Kuya Aldrin at Ate Des, yung Reign at Edgar noong unang panahon. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi mo nasagot yung mga tao ko sa'yo. May naging problema pala kayo ni Aling Madel, eh. Des, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Okay lang naman ako. Des, bakit nga pala hindi mo kinakain yung pagkain mo? Okay ka lang ba? Ano kasi, JV, sana huwag mo naman gamitin yung nanay mo para makalabas tayo. Lalo na oras ng trabaho, nakakahiya. Des, ano namang nakakahiya doon eh? Kami naman may-ari nitong building. Kahit na. Ayokong may masabi yung ibang tao, nakakahiya. Tsaka, JV, pinabayaran ako para magtrabaho, hindi para makipag-date. Eh, kung mamayang gabi kaya, mag-dinner tayo. Sasamahan ko si Mama. Lagi kasi siyang mag-isa sa condo. Nag-aalan na ako sa kanya. Sige na, Des. Kumain ka na para mabalik ka na kagad sa trabaho. So, sinasabi mo na si Des at si Aldrin, sina Reign at Edgar sa past life nila? Daniela, let's go someplace else. I'll excuse us at Celesta. Narinig mo ba yun, ha? Na kaya malapit si Des at Aldrin dahil tingin nila soulmate sila? Ano sila, baliw? O bang soulmate? Pero hindi na importante yun, eh. Ang tanong kasi, kung alam na ba ito ni JV? Alam mo, Tol, nakaka-bad trip talaga yung ex mo, ah. Huwag mo nang pansinin. Paano hindi papansinin, di ba? Nagpapapansin nga sa'yo. Eh, kahit na namang gawin nun, hindi ko naman siya babalikan, eh. Ang iniisip ko ngayon, Tol, kung paano natin makikilala yung lalaking yun bukod dun sa ipapasketch mo. Tol, baka kailangan kong tanungin si Des. Baka makilala niya yung lalaking yun pag nakita niya bilang Reign, eh. Sabi ni JV, nandun daw sa condo ni Tita Jess, eh. Punta natin, ha. Yun lang ba talaga ang dahilan kung bakit gusto mo siya usapin? O baka naman may iba pa, ha? Bakit ganun, Dad? Kahit napakaramdam ko, girlfriend ko na si Des, parang malayo pa rin siya sa akin. Baka naman na puno lang ng problema yung tao. Ikaw na rin nagsabi. Umalis siya sa kanila. Diba? Hindi, Dad, eh. Feeling ko may iba talagang dahilan, eh. Kung bakit malayo pa rin siya sa akin. Ako, alam ko. Kasi, Liz, wala si Aldrin, eh. Hindi, alam ko naman po yung dito. Actually, pumunta po ako dito para kusapin si JV. Bakit? As I've said, alam ko nga kung bakit cold sa'yo si Liz. Yun ay dahil may gusto siya kay Aldrin. Si Liz, ito na naman ba tayo? Sinabi ko na sa'yo, may tiwala ako kay Kuya Aldrin at kay Des. Pero alam mo ba na iniisip nila na soulmate sila? Anong soulmate sinasabi mo dyan? It's true! Iniisip ni Aldrin at Des na sila yung reincarnation nung Edgar at Reign. Sino naman mga yun? I don't know. Siguro some lovers sa past na namatay. At iniisip nga ni Aldrin at Des na sila yung magpapatuloy na naudlot nilang pagmamahalan. Celeste, kalokohan naman yan. Totoo yun. Na napapanaginipan niya si Reign, pero hindi ibig sabihin, reincarnation si Edgar. Dad, pati ikaw, alam mo yung tungkol dito? Hindi. Talaga napapanaginipan ni Aldrin, kaya siya nag-research about Reign. Kailangan ko puntahan si Des. Kailangan kong malaman kung naniniwala siya sa kalokohang to. Gabe, hindi ka alis. Dad, please. Kailangan kong malaman yung sagot niya.
Nasamahan mo ako o pupunta ako mag-isa. Des, sandali! Sandali na! Sir Lukas, anong ginagawa niya dito? Akala mo ba, matatakasan niyo akong dalawa ni Agnes? Sandali! Wala naman akong masamang intensyon sa'yo, ah! Sir Lukas, pwede ba tigilan niyo na ako? Ah, usapin lang naman kita, eh! Ano ka? Des! Hindi mo ba titigilan si Des? Baba mo yan. Ano, sige. Lumapit kayo kung alam ang papasagin ko. Des. Palagi kang nandyan kapag kailangan kita. Siguro yun yung purpose ko sa buhay mo. Ang protektahan ka. Tahan na, Des. Pwedeng magsama si Edgar at si Reign. Hindi ako papayag. Ano, Dad? May sinabi ka ba tungkol kay Edgar at Reign? Wala. Wala akong sinabi. Kanina ko pa nadidinig yung pangalan na Edgar at Reign niyan eh. Ano ba, minumulto pa nila ako? Tal, ayaw ka namin saktan. Ayaw niyo kong saktan? Ano sa tingin niyo yung ginawa niyo sa akin ngayon? JV, sandali lang. JV, huminahon ka. Huminahon kayong dalawa. Tol, di naman. Para makapag-usap yung kapatid, huminahon ka! Let me explain, Tol. Explain what? Huwag yung sabihing naniniwala kayo na kayo talaga reincarnation ni Reign at Edgar. Hindi totoo yun! Hindi totoo yung reincarnation na yun! Hindi totoo yung soulmates na yan! Totoo yun, Tol. Hindi ka namin niloloko. Makinig ka muna. Ginawa nila excuse yan dahil niloloko niyo ako. Hindi ka namin niloloko, Tol. Totoo yung sinasabi namin. I trusted you! Pinagkatiwala ko sa iyo, girlfriend ko! Yung pala ikaw mismo manlaloko sa akin! Tol! Oh my God! Tawag mo ako! Manlaloko ka! Traitor ka! Gago ko! Jamie! Tama na! Traitor ka! Gago ka! Vicky, nakita ko si Des kanina.
pinuntahan ko siya sa trabaho niya sa opisina. Gustong-gusto ko siyang lapitan. Gustong-gusto kong yakapin yung anak ko. Eh, bakit hindi mo ginawa? Eh, hindi na nga akong nanay niya, di ba? Wala na akong karapatang gawin sa kanya yung mga bagay na yon. Ano ka ba naman, Madel? Kahit pa hindi ikaw ang tunay na ina ni Des, ikaw ang nag-aruga sa kanya, nagpalaki, nagmahal. Kaya, parang ina ka pa rin niya at hindi yun magbabago kahit kailan. Hindi nga, Vicky. Namili na si Des eh. Tapos si Agnes ang pinili niya. Kaya si Agnes na ang nanay niya. Pinagpalit na ako ng anak ko. Binuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa anak ko, Vicky. Pero iniwan lang niya ako. Kasalanan ko, ma'am. Kasalanan ko kung bakit nag-away si Jimmy at si Aldrin. Ano ba talaga yung nangyari? Bakit pa kayo magkasama ni Aldrin? Si Sir Lukas po kasi nasa baba. Para siyang nag-aabang. Tapos bigla na lang po siyang lumabas nagsasakit tapos hinabol ako. Nababaliw na nga itong si Lukas. Tapos mama, dumating si Aldrin. Niligtas niya ako. Niyakap niya ako kasi nanginginig talaga ako sa takot. Yun ang naabutan ni JV. Akala tuloy niya nilulokot namin siya ni Aldrin. Ako, Des. Huwag mong sisihin yung sarili mo at huwag mong akuin ang lahat ng kasalanan. Wala ka namang ginagawang masama. At sinubukan mo naman din mahalin si JV. Kahit kailan, hindi ko naman po talaga ginustong masaktan si JV. Pero yun na nga po siguro ang naging problema. Dahil sa kagustuhan kong hindi masaktan si JV, pinilit ko ang sarili ko na sagutin siya kahit na si Alder naman talaga ang mahal ko. Yun, nagkagulo tuloy ang lahat. Maupo ko nga, huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Nung sinagot mo si JV, sa tingin ko, alam mo naman din, ha? Yun din naman yung gagawin mo, hindi ba? Mali pa rin eh, ma. Mali ang naging desisyon ko. Dahil sa pagpapanggap ko, niloko ko ang sarili ko, niloko ko si JV, niloko ko si Aldrin. Hanggang nagkagulo na nga ang lahat. Alam mo, akala mo lang na magulo ang lahat ngayon, pero unti-unti pa lang siyang naaayos. Hindi mo pa lang ito nakikita. At saka, talaga namang kailangan mo rin pagdaanan ang mga ito. Hanggang sa makikita mo, maaayos na ang lahat ng ito, basta sundin mo lang yung puso mo. Hindi na po eh. Hindi doon naman kami pwedeng magkatuluyan ni Aldrin pagkatapos nito. Mas mabuti pa siguro, iwasan ko na lang sila. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, mag-resign ka na lang sa trabaho mo. Huwag mo nang problemahin. Ako nang gagawa ng lahat ng yon. Okay? Ayos lang yan. Maupo ka muna dyan, ha? Kung wala akong tubig. Tal. Usap naman, Tal. Traitor ka! Traitor ka! Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Ano ba? Tama na! Tama na! Tama na! Hindi, dadayahan mo lang siya. Sige, gusto mo ko sapakin? Dadayahan mo kami. Makakapagpagamba na loob mo. Sige, sapakin mo ako. Sige na to, sapakin. Hindi, dadayahan mo, dad. Sapakin mo ako. Sutukin mo ako. Wala akong kwentang kuya. Sige, sapakin mo ako. Sapakin mo ako, Tol! Sapakin mo ako! Tama na! Bibi, bumalik na sa kwarto mo. Sige na, wala to. Tawagan mo yung mami mo. Pero dad, narinig ko sumisigaw sa Kuya JV. Tapos sasabihin niyo, wala na? De, dad. Kailangan niyang malaman to. Kailangan mo malaman na traitor yung kuya mo. Inago niya yung girlfriend ko. Kuya, totoo ba yun? Ay! Tama na! Ano ba? Kuya, tama na, please. Sige na! Tama na! Pasok mo na yung kuya mo. Tama na, please. Sige na! Kuya.
ikaw pa? Jamie! Tigilan mo yan! Kuya, tama. Bakit ikaw pa? Jamie! Kuya! Bakit ka patid ka pa? Bakit ikaw pa? Jamie, stop it! Kuya, tama na! Hindi naman sinasadya ni Kuya Aldrin eh! Baka hindi lang niya napigilan yung reincarnation niya. Hindi totoo yung reincarnation na yan! Pero kuya! Phoebe, let me speak to your brother alone. JV, JV anak, I know you're hurting, pero hindi mo dapat gawin yun. Kapatid mo siya. JV. JV. Look at me. We are family. He's your kuya. Kuya mo siya. Hindi ko siya kuya. Ayoko siya maging kuya. Wala akong kuyang traidor. I hate Aldrin. I hate him. Masakit ba? Sakit din wala man. Sakit wala man. Nasaktan ko yung kapatid ko din. Alam mo, Aldrin. Matagal ko nang alam na may gusto ka rin kay Des. Sinubukan ko naman pigilan yung sarili ko, Dad, eh. Yung nararamdaman ko, Dad. Ayoko naman saktan si JV, Dad. Mahal ko si JV. Mahal ko ang kapatid ko, Dad. I'm sorry, Dad. Nay, miss na miss ko na po kayo. Kung pwede ko lang sana kayong lapitan. Kung pwede ko lang sana kayong yakapin. Gusto ko lang maramdaman ang yakap niyo. Aldrin! Sir, sandali lang ho. May appointment po ba kayo? Hindi importante ang appointment! Ang kailangan ko si Aldrin! Lukas, kung may problema, pag-usapan natin. Problema? Anong problema? Kung yung sapatos lang ang kailangan mo, Celeste, kunin mo na. Ayoko ng gulo. Sana man lang naisip mo dati, bago ka pumasok sa buhay ko, na huwag kang manggulo. Bago mo agawin ang boyfriend ko, kaya huwag na huwag mo sasabihin sa akin na ayaw mo ng gulo dahil ikaw magsimula ng lahat. To. Kidneys are already failing. Kung kaya napapadalas na yung pangsakit, kakailanganin mo ng dialysis. Tunog pa lang eh, mahal na. Hindi yun fair kay JV. At hindi yun fair sa akin, sa atin. Walang tayo, Des. At kahit kailan, hindi mangyayari yun. Alam mo kung bakit? Kasi kahit kailan, hindi kita minahal.